So, kumusta naman yung ano mo, Julius? Pakiramdam mo ngayon? Ulat pa rin pa, pero pinakulit kayanin po. Ayun, dapat lang para tuloy-tuloy na yung paggaling mo. Ano? Tay, anong ginagawa mo, tay? Magsasaing ka na. Magsasaing na. Ayan. So, wala pa kayong, ito pa lang yung saingan nyo, no? Uli, ano? Sige. Sa labanan nyo, sa ano nyo, sasamahan nyo, programa nyo yung ginagampanan, marami talaga natulog. Kasi nakikita sa kabutihan naman talaga bayan eh. Kami tayo, ordinaryong delivery rider lang kami tayo. Ang ginawa lang kami kasangkapan. Naging daan lang kami tayo para mapahatid yung tulong sa inyo, lalong-lalong na kay Julius tay. Ginawa ng Panginoon talaga para makatulog ng iba, no? Opo, tay, ganun talaga. Ano, Julius, pahing ka ng marami para, ano, para lalong lumakas yung katawan mo. Asahan mo na marami pang tutulong sa'yo, Julius. Huwag kang mag-alala sa gastusin. Basta ang isipin mo, magpagaling ka. Ano? Ano, nakabili na si kita mo ng chinelas mo? Ah, yun. Sige. Nakakakaya naman siya ng matigas. So, kumusta naman yung ano mo, Julius? Pakiramdam mo ngayon? Ha? Tugulat pa rin pa, pero pinakulit kayanin ko. Ayun, dapat lang para tuloy-tuloy na yung paggaling mo. Ano? Sige, Julius, magpapaalam na muna ako, ha? Si Henry, ha? Kuya Henry. Paalam na muna, tapos babalik na lang kami sa susunod na mga araw para bisitahin ka ulit, ano? Para kung regarding naman sa gamot mo, huwag kang mag-alala. May financial support tayo na itutulong sa'yo. Ano? O sige, mag-iingat ka dito, ha? God bless po. God bless. Meanwhile, shout out si Kaundago. Si Ate Tess Kaundago, siya po yung contact namin na nag-message through kay Mike Moto Vlog. At yun nga, nung nakarang araw napunta namin dito si Julius at nagbigay nga kami ng paunang tulong sa kanya. So ngayon, babalikan ulit natin si Julius kasi maraming gusto mag-sponsor kay Julius, mga Kaundago. So aalamin natin through kay Ate Tess kung ano yung mga kailangan na gamutan ni Julius o kung saan siya ipapacheck up. Kasi may mga resita na doon na nakalagay Kaundago. May resita na sa kanina na pinakita sa amin. Alright, so alamin natin kay Ate Tess. Kasi si Ate Tess naman yung kasakasama ni Julius at saka yung tita niya. Ang kailangan po namin ngayon, ang kailangan po talaga namin ngayon yung ano, yung ipa-ano daw siya. Laboratory? Ipa-laboratory po. Dapat kanina diretso na kami. Kaso kulang yung pera namin. Kaya okay, sabi ko, ano na lang, sa next day na lang. Para kahit pa paano ma-ano na namin siya. O, sakto yun natin kasi thanks God kasi may nag-sponsor na naman kay Julius. Tsaka hindi dito matatapos yung sponsor ng Julius ate. Babalik-balikan natin yan si Julius hanggang gumaling po siya. So of course kasama po ang Tendenso. Narito kami para tulungan si Julius. Hindi lang sa ano, gusto namin tulungan talaga siya na hanggang sa gumaling siya. Di ba nagbigay ako sa inyo kahapon natin ng, ay nung nakarang araw ng 2000? Opo, ano, bumili sila ng vitamins pala. Bumili opa, ng vitamins, good. Tapos mga prutas. O yun, maganda yung kay Julius. Mga prutas binili na, tapos bumili na rin po siya ng ano, yung gamit niya sa katawan, yung brief, yung ano, yun ang... Oh, yan. Personal hygiene niya po. Oh, okay. Yun ang so, shout out kay Big Bro, ano? Kanina sa clinic, sa clinic, kailangan daw siya ipa... Ano ba tawag? Admit. I-admit siya dapat. Oh, ipa-admit daw. Ipa-admit. Saan i-admit? Maghanap daw kami ng ano para ipa-admit siya. Yung kumbaga private na hospital. Oo, hospital para maging okay. Ngayon, sabi ko, pandemic, paano, di ba ngayon, baka mamaya mailagay siya sa, ano yun. O lalo magkakong, di ba? Kaya ngayon, binigyan muna siya ng resita para kahit pa paano lumuwag-luwag yung
pakiramdam niya. Pero na nabili niyo na yung gamot? Nandyan yung ano. Pero hindi pa nakabili yung gamot? Yung iba, hindi pa nabili. Kaya natutuwa ako kasi nga talagang kayong dalawa ang kauna-unahin na pumunta rito para lang mabigyan ng tulong si Julius, di ba? Yun talaga yun. Kaya nga sabi ko sa mga ano eh, sabi ko nga sa mga ano kung hindi dahil dun sa Henry Ondago, at saka kay Mike Motovlog. Oo. Walang tulong na unang-unang makakarating talaga. So ngayon Tay, matanong kita, kumusta naman yung umaga mo ngayon? Kumusta yung araw mo ngayon? Medyo maganda-ganda araw ko ngayon. Hindi ko alam na kayo ay darating ulit. Surpresa ba yung pagdating ng Tendenso dito sa tahanan nyo ulit? Yan nga. Iisip ko nga eh. Sana nga yung mga kababayan ko hindi na ano, hindi na tala, bumalik ulit ah. Ganun talaga Tay, kasi gusto naming tulungan si Julius. Hindi lang si Julius, pati ikaw Tay. Gusto naming tulungan. Gusto ko rin siya ang gumaling na rin eh. Oo, Tay, ano ganito? So nagpa-check up sila kanina, ano? Gusto sana namin sumama ka na para ma-check up na rin yung baga mo. Oo. Bayan eh, ang problema ko, wala kong iwanan dito sa bahay. Ang ano, pag iniwan ko yan, may ubuksan na rin yung mga... May makukuha dyan ng kung ano-anong kukunin dyan na yung mga ano. So, ganito Tay, kung kailan kausapin ko si Ate Tess, para kung gusto mong mapacheck up, kasi dalawa lang naman kayo ni Julius na dito sa bahay, para kung ano may reseta ni Julius, para makita na rin yung ano mo, yung kalagayan ng baga mo kung may tama rin o wala. Eh, kung meron man, para sabay na yung gamutan nyo, at saka wag mo nang alalahanin yung gagastusin nyo Tay. Sabay na mangyayari sa akin. Dapat ipasama nga ako kanina eh. Oo, dapat sumama ka kanina Tay para na-check up ka na rin. Tapos kung sa gamutan naman Tay, marami pong tulong ang darating pa Tay. Hindi lang ito yung huli. Marami pang darating Tay na tulong. So, next na ano Tay, bisita nila sa clinic, sumama ka na. Kano nga? Kasi... may magpapatid naman ng financial na tulong sa inyo Tay. So kukontakin na lang namin si ano, si Ate Tess. So right mga kabdago, ayun nga, nakausap natin si Tatay. Ganun na lang yung gagawin natin ano. Update namin yung mga susunod na mga vlogs namin mga kabdago regarding kay Tatay at saka kay Julius. All right.